Yes, we are live. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. This is Brother Jonas and itong ating culmination sa ating project, Lockdown to Look Up series. And this video is dedicated to everyone who supported and helped this project. And I'm just so happy and glad sa lahat ng mga sumuporta. So I'll be presenting to you the report. Ito na. So, nasa little bit of background, itong project na ito, tinawag namin siyang Lockdown to Look Up series, wherein nagsulat ako ng e-book and then binenta namin ng e-book, tapos 100% ng proceed dinonate namin. And from the bottom of my heart, I want to thank everyone who supported this endeavor, who supported this project. So far, from, I don't know, anong date yun, siguro first week or last week of March kami nag-start. But then imagine yung ebook worth 300 pesos lang siya, pero halos lahat ng mga bumili, halos lahat ng mga nag-support, even a small amount of 300 pesos, ang laki ng kinalabasan. So eto na, are you ready? Shout out sa lahat ng mga kaibigan ko, mga nanonood. Thank you so much for supporting us all the time. Ang donation drive natin, meron tayong total fund o nakapag-raise tayo ng 109,200 pesos. Nagsimula sa zero. Medyo doubtful pa nga ako sa start ng project because we aren't Angel Locsin and others na medyo artista na ang laki ng kaya nilang i-donate. So ngayon, meron tayong we have around 109,207 total fund. Nagsimula sa wala, but then we raise this at ito na siya. Yun. Ayan. Meron tayong total fund na 109,000. And I would like to thank the 105 people who supported this endeavor. This is the first time na gumawa ako ng ganitong activity. This is the very first ever, first time kong gumawa ng ganitong activity. And congratulations, because for me, it's a huge success. Yung pandemic lang pala makapag gising sa parang charity or yung opportunity to serve and help other people. So we raised a total fund of 109,000. At ngayon gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumulong. Thank you to everyone who supported this endeavor. Hindi ko po pera yung pera na yan, kundi pera ng maraming tao. I'm creating this because I want to have to present a transparency report na from the single cent na ibinigay sa akin, pinabot sa akin, na ibigay po namin sa lahat ng mga nangangailangan o yung mga grupo na gusto naming tulungan. So right now, first and foremost, I want to say thank you to the 105 people who donated, and also to our friends who help us in the promotion and of course prayers. Maraming salamat po. And I would like also to say thank you to our partner charities. We have God's Gift Kawayan and the Power of Giving Canada. God's Gift Kawayan is headed by Sister Zarina Panganiban, and the Power of Giving Canada by Angie Ostojic. Sa Canada naman sila, wherein nag-collect din sila ng mga funds, pre-promote din nilang e-book para makapag-raise tayo ng matutulungan natin. And of course, I wanna say thank you to my team. Thank you so much behind this project. Ang dami mga nagtulong-tulong. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. I wanna say thank you to the following. Ayan, itong mga to. Behind this project is we have Abby, Sir Emiel, Sis Serena, Maricel Arizabal Guillen, Melinda Caligran, Domingo Richelle Segario, Eleanor Escondo, and Trix Rica Blanca. Maraming salamat din sa mga nag-promote and yung mga sumuporta lahat. Sis Shelo, Grace, and also Maan, and Brand Maan from Manila, and Orizal. Tapos si, may isa pa sa, si Sis Brenda Kabawatan sa Nueva Vizcaya. Thank you so much po sa inyo lahat. So maraming salamat sa mga sumuporta. Anyway, meron tayong mga guests ngayon. I'm sure mag-enjoy kayo. So hintayin lang natin. Wala pa yung isang, hinintay ko pa lang yung guest. Wala pa siya ngayon. So, yan. Thank you. Palakpakan naman dyan. Wow, palakpakan. So while waiting, I think I wanna, wanna introduce our guest. I'm waiting for her.
Meron pa tayong isang guest kung saan matututo kayo. Marami kayong inspiration na makukuha sa kaibigan natin. First, dalawa sila, pero unahin ko muna yung may trabaho. Anyway, ano pa ba? So, saan namin naibigay yung mga tulong? Number one, we have personal protective equipment of our frontliners. We're able to provide and give PPE, mask, and yung mga coats sa ating mga frontliners sa Cagayan Valley Medical Center. We have also Cagayan District Hospital, Southern Isabela Medical Center. We also donated sa San Mariano Community Hospitals. And also, nakapagbigay tayo ng mga food packs. Saan na ba yun? Dito sa amin, sa Paloob, Sitio Caronci, Barangay Patagele, dito sa Peña Blanca, and also Barangay Limanao. Also, we donated food packs sa Nueva Vizcaya, sa Solano, for our indigent communities. We also donated baby care supplies sa ating mga mother, yung may newborn, yung kakapanganak lang ng mga babies nila sa tumawi ni Isabela. And yesterday, we donated sa mga daily wage earners natin, especially those na nagtatrabaho sa mga junk shop, yung nawalan talaga ng livelihood, halos wala nang makain. We also donated din sa mga patients confined sa CDH kahapon, Cagayan District Hospital. So doon po nakapunta, nakarating lahat ng mga itinulong ninyo. That's why I really wanna say thank you. Thank you so much sa tulong na ibinigay ninyo. Walang hanggang pasasalamat po. Lahat ng mga tumulong. So yan, napuntahan ng project natin. Nakita nyo lahat ng review. And to everyone, the 104 people who supported us, nagbigay ng kanilang mga tulong, I will send a PDF report sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga nagbigay ng support nila. Anyway, while we wait, yes, and also Sherwin, thank you Sherwin Pasibugan, thank you so much. Thank you kay Sherwin na nag-design ng ebook cover natin. And hitting so many birds with one stone, naka-inspire na tayo through our ebook and nakapag-bless pa tayo. So ito na! I-welcome ko na ang ating guest for tonight para ma-inspire kayo, mas marami pa kayo matutunan. I want to introduce a friend. She's an aspiring author, she's an entrepreneur, she's from the Sultanate of Oman, and napakabuti nito. I want to introduce her. Let's all welcome Ate Maricel Arizabal Guillen. Nandiyan ka na ba? May mga pasuklay ka pang nalalaman. Hello, can you hear me? Nakamute ka, nakamute. Nakamute ba? Okay, yeah. Na. Yes, batiin mo naman sa mga nanonood sa atin ngayon. Can you give a shout out? Hello, good afternoon, good evening sa Pilipinas. Good afternoon sa Oman. Good morning all over the globe. Ayan. Yes. So how are you? Kumusta ang Sultanate of Oman? Okay naman, lockdown, February pa ako, hindi nakakalabas. So talagang strictly na stay at home lang. Yes. And staying with my patient. Ganyan. Perfect. Oh, here's my first question. Dapat pagsasagot ka, nakatayo ka tapos nakalagay yung kamay mo sa bewang? Ganyan, sandali. Oo, ganyan. Oo. So my question is, what made you decide to help? What made you decide to help? Ito alam ko ha. First, I want to introduce Ate Maricel. Isa siya sa mga nagbigay ng malaking halaga. Hindi ko sasabihin kung magkano, pero grabe ang pinontribute niya. And part din siya ng team namin na nag-promote. So gusto ko lang tanungin siya ngayon is, first, alam ko may mga needs din kayo. Nagpapadala ka rin sa family mo dito sa Pilipinas. May mga sinusuportahan ka din. But what made you decide to really help? Saan nang galing yung yon? Yung puso na yan, willing to help. I know. kasi ganito yan, yung project mo na ito, hindi ko planado talaga na yung talagang meron akong bibigyan this pandemic crisis. Kasi una sa lahat ng places, even in our place, they are in need also. Mm-hmm. And ang iniisip ko kasi noon, if I will be helping here in Oman, hindi ako makakalabas. I don't have access. Tapos
medyo limited ang tao. So nung nag-open ka to have this ebook, parang natuwa ako, pero yung plan mo na meron ganitong pupuntahan. And then naisip ko that time nung nagkukwentuhan tayo, nagkukwenta na ako talaga, as in sabi ko, ilan kaya ang makakaya nito. So when you open up the project na papunta talaga sa frontliners yung proceed nito, nag-act talaga yung mind ko na I have to do something then in behalf of me, hindi rin ako makalabas. So ito na yung magiging contribution ko for the frontliners also and to other people, lalo na sa daily wage earners. Hindi man sa lugar ko, hindi ko man nakikita yung mga tao kung saan mapupuntahan yung tulong na ito. But in your behalf, nagtiwala ako and I prayed talaga sa team at saka salamat, maraming salamat sa team na binuo mo talaga. Napaka good ni God. So sobra, thankful talaga. Ayun. So what is your biggest ganon lesson naman, natutunan mo, biggest learning so far dito sa endeavor na ginawa natin? If there is something that you want to share to other people, ano ang pinaka natutunan mo during this pandemic, during these charities na ginagawa natin, at lahat ng mga bagay, like hindi ka makalabas, anything lang, general lessons that you learned dito sa pandemic? Unang-una sa lahat, ang na-learn ko is yung may naitabi kasing pera. Yun, yung may naipon. Hindi kasi ako nag-isip na namroblema ba kung saan ko kukunin. Since salary is coming din naman. Sabi ko, I have the spare of this money. So I have to do it. I have to give it. And besides, kasi this time kasi na crisis, maraming nangangailangan. So kahit little amount, it will do. Parang alam mo yung makikita mo yung gratefulness ng mga tao na makaka-receive in any small amount, mapabigas man yan, mapagatas man yan, mapaitlog man yan. Napakalaking ano sa kanila, sa part nila, lalo na yung mga hindi mo kilala pero you are there to support them. Hindi nila alam kung saan nanggaling yung tulong, pero yung sa nakikita ko doon sa project kasi ang daming tumulong. When I started sharing it in Facebook, the link of your ebook, and then kung saan talagang gusto kong bakbakan ng ayokong mag-direct sa mga kakilala ko na uy, tulungan niyo ako like this. Kung mapansin nila yung post ko, then I would be grateful. Yung mga tumulong din sa akin na makapagbuo ng proceeds dito sa Oman, maraming salamat po sa kanilang lahat. And dun po sa mga naantig ng puso na nagbigay, at saka yung mga gusto pang kung talagang totoo pala tong project na to, hindi pala putyong project na to. Mga kababayan, napuntahan po, napakalaki po. At sa tuktok po ng bundok, napunta yung as in talagang maraming tao. Karating kung saan. Napakasaya po. Masaya ako na, ayun, marami tayong natulungan. Ayun, perfect. Ito na, alam ko you will love it. Do you agree with the concept? Kasi it's all about giving, it's all about sharing. May isang model tayo ng giver of all, the ultimate giver. And he died on the cross, hindi lang 300 pesos or, you know, hindi 3 reals or hindi 10 reals ang ibinigay niya, kundi buhay niya. Do you believe that Jesus Christ is our ultimate giver? And yes. Yun lang. Yes, oo. Talagang hindi pa man tayo pinapanganak, wala pa tayo sa planong itong mapupuntahan natin. Nakasulat na we've been part. Talagang parte na tayo sa kasulatan na tayo sinakop niya. Tayo ay tinubos niya. God gave His Son, Jesus Christ, only Jesus who can save us. But then he gave this special gift for us. Nakakalungkot man isipin minsan ang tao, ang nakikita lang kasi nila ay sa mga material na bagay. That's the only gift that they know, sometimes in money.
But then they don't know that the love of Christ. Yun. Amen. At naiiyakan tayo. Let's celebrate the love of God. Ito ang gusto kong palabasin dito eh. That, you know, we started giving this because ang ultimate reason why we want to help is we want to magnify the love of God. We want to magnify yung pagmamahal niya, yung ginawa niya sa atin. Sometimes, ito isingit ko lang ha, kasi merong issue na lumabas, di ba, sa Facebook. Like, may mga nagsasabi na pag tumulong ka, you don't need to post it in social media or, alam mo yung parang, the mere fact that you are helping is, hindi nakatanong-tanong yon. Whether you post it or you hide it, I really believe na, yung act alone na gusto mong tumulong is malaking bagay na yun. Why you need to question na, uy, pinupost nila parang, alam mo yun, para magyabang or whatsoever? No, di ba? Do you believe na yung mismo, yung ginawa mismo na pagtulong, dapat doon na tayo mag-focus, hindi na sa negativity na binibigay. Eh, tanungin kita ngayon, okay lang ba mag-post sa social media ng mga tulong? Ati Maricel? Nako, medyo are losing her. Ayan. Ayun. Ayan, nandiyan ka na ulit. Okay. Yun. So, okay lang ba mag-post sa social media daw? Okay lang ba mag-post sa social media pag tumutulong ka? Masama ba yun? For me, this time na crisis, kasi nakikita kasi sa social media, may mga taong tumulong, hindi nila intention to brag kung anong meron sila, but they are starting acting kindness in their small act. May mga taong nakakakita nito na bakit kailangan mo pang i-post, kailangan mo pang ano. Pero for me lang ah, kasi kung ako lang siguro din nakakalabas, gagawin ko din 'yon, but not hindi ko 'yun ipapagyabang, but just kasi yung project kasi na to, i-focus ko dito sa project natin na ako kasi yung taong transparent. If may mga giver na tao, lalo hindi mo alam, and they are giving amount like this, we have to be transparent also. And kumbaga, yun na yung pagbibigay, thankful na rin natin sa mga nagbigay in their donation, is small man yan or big. Kailangan pa rin nating i-ano, pero kailangan lang kasi natin na maipaliwanag din minsan sa ibang tao na, alam mo yun, hindi masamang mag-post, lalo kung wala kang inaapakan, wala kang sinasaktang tao, and then, but then you are giving eh, binagbibigay ka eh, hindi naman masama yun. Sa panahon ngayon ng crisis, dapat magkaisa tayo. Yes. Na alam mo yun. Wag na nating tignan yung ano, magulo na yung mundo eh. Magulo na yung Pilipinas, magulo na yung government natin. All we can do, a small act, it will become big. Alam mo yun, tulungan natin ang gobyerno natin. Celebrate na lang natin yung mga nagpo-post. Yes, yes. Oo. Oo, dapat palakpakan nyo na lang, i-heart nyo na lang sila. Pero sayang kasi wala akong issue talaga. Hindi ko pinapatulan yung mga ganyan. Nagpo-post ako for transparency kasi nga, hindi sa akin yung pera. Yung pera pinadaan lang sa akin at gusto kong makita yon ng mga tao. So yun lang, maraming salamat. Ano ba yan? Thank you, nakakabitin naman. Any last message lang sa mga followers? Any channel or Facebook page that you want to promote? My Facebook page is iFerentrepreneurs. Yung account ko sa Facebook, makikita niyo ako dyan. Maraming mga businesses dyan because I have 2 accounts. And yun, may YouTube channel nandun. Inaano ko rin yung sa business. And ang gusto ko lang i-share sa lahat, let's spread love and let's share the blessing that whatever we have, maliit man yan o malaki, maraming napupuntahan yan. And we have to learn to give back to the Lord kung ano yung meron tayo. Malaki o maliit. Kasi He is most worthy to give grace. Yan. Ayun. Salamat. Maraming salamat live from the Sultanate of Oman sa bahay po ng isa sa mga malalaking pamilya sa Oman. Thank you so much, Maricel and Isabel, our royal nurse, and thank you for the generosity of sharing some inspiration. Maraming salamat. God bless. Yes. Thank you. God bless, Philippines.
And yon, maraming salamat sa mga normie. Isa pa kong guest para sa inyong lahat. I am sure that you will also learn a lot of things sa kanya. And excited na akong introduce also a friend of mine. She's an aspiring author and also an entrepreneur. Kapareha siya ni Maricel Rizabal, mga entrepreneur to mga ito, mga bigatin yung mga guests natin for tonight. And she is also isa sa mga na-excite nung nalaman yung project, and she actually promoted it and helped us. I'm excited to welcome my friend, Maan. Hi, Maan. Hi. Hello, good evening. Isa pa ng araw sa... Yes, o nga pala, takip silim na. Medyo dumidilim na dito sa Tugigaraw City. Kumusta naman? Eto, katatapos ko lang gumawa ng outline for one of our modules. Kaya sabi ko, alas 6 na, so kailangan ko na mag-prepare for Jonas. Ayan, hello everyone to Jonas's viewers, and also I invited some of my friends to watch our live video para naman ma-inspire din sila and to give hope. Yes. Maan, before we start lang, what's that one thing that you are really super grateful for today? For today, I'm grateful now we've finished that module that we're working on. That's really one thing that I'm grateful for today. And also, it's a Sunday, so I'm able to worship sa kahit nandito lang sa bahay, di ba, online, pero I've heard, kumbaga, nakapag-attend ako ng service and church service. Mm-hmm. Mamaya pa kayong magmamas after this. But anyway, first and foremost, saan ka kumuha ng excitement? Saan ka kumuha ng parang grabe yung enthusiasm mo to really help yung project na ginagawa natin? And ngayon pala, papasalamat ako sa'yo for helping us sa promotion, tsaka sa motivation and sa prayers, of course. Saan nanggaling yun, Maan? May mga pinanggalingan ba yan deep within you? Bakit sobrang laki ng yung puso? Actually, ikaw talaga, Jonas, yung may malaking puso. And way before your project, parang I was just at normal mood. Kumbaga, parang inaabangan lang kung ano yung mangyayari sa TV and all. I have no idea kung paano nga ba tumulong, or kumbaga, hindi ko pa ngayon iniisip, kumbaga, paano kaya tayo magsusurvive? Ang una kong iniisip is survival during the COVID. Sure. So, when I, kumbaga, nung nakita ko yung post mo, parang a spark of hope. Actually, yun nangyari. Kasi parang sabi ko, uy, teka, ito, chance. Parang this is a chance for us to help, or for me to help rather. And then at the same time, I was inspired kasi I know na kakasimula lang nung lockdown na yon. And here you are, you created this ebook in 4 days. My gosh, I was blessed by that. Sabi ko, na-inspire talaga ako. Praise God. Mm-mm. And yung enthusiasm ko na tumulong is because of, kumbaga, your inspiration as well na binibigay sa tao na kahit na may COVID na ganyan, na ganit na nangyayaring ganito, meron akong ginawa para sa'yo, para mabigyan ka ng value, and here I am to help other people as well. So para ma-extend ko yung blessing sa'yo, I have here a book, no? Ako, aniniwala kasi ako din eh, na kapag you ask someone for help, for a cause, no, you're extending the blessings na nare-receive mo din. So, ayun. Ang dami ko nakikita ang bumabate. Hello, hello, hello. Amazing. Thank you so much for that. So, yun. And of course, para mas lalong ma-inspire yung mga nanonood ngayon is, can you give us one tip man lang, isa lang na malaking win since may lockdown pa tayo? Ano kayang gawin pa nila in order for them to become productive? Marami kasi ngayong productive sila for Facebook, productive sila for procrastination, for sleeping, for eating. And alam ko ikaw, sobrang ang ganda kasi nagkaroon ka ng magandang pattern na ginagawa. So saan mo nakuha yung motivation na maging productive during this lockdown? Well, first and foremost, nung nag-start nga yung project, dun ako nag-start na nagkaroon ng vision. And at the same time, fixed my schedule, yung calendar, yung daily calendar ko. Bigla ko nagamit si Google Calendar para maging productive, no? Wow. And ang maganda niyan, your book helped me a lot with regards to kung ano yung mga kailangan kong gawin. As in, oo. Tapos parang yung mga... Sisimulan ko pa lang, tapos nabasa ko sa book, sabi ko, nee, tama talaga eh. Nagkaroon ng assurance sa parang tama to, I'm on the right track, parang ganun. And then, ano nga yun, parang, wala, nawala ako.
yung sa productivity. It's alright. Ay, no, sa productivity, ayun. Oo, nabasa ko yung book, so ayun na. And then at the same time, I'm working on a project with my team. Kaya sabi ko, everyday talaga, we are expecting an output from all of us. And actually, we are, kumbaga, as a team leader, I asked them to I asked them to join challenges that I actually do as well and are that what we do. So kumbaga, hindi lang ako yung nagiging productive. Kumbaga, I have them joined me para lahat kami productive during this COVID. And at the same time kasi wala din naman silang ginagawa. Although yung iba meron kasi may mommies, may work from home, no. Pero ang maganda noon, we all have this activity during the day na hindi kami nawawalan lagi ng activity. That is because really for because of your book. I'm very, very thankful for your book talaga. Maraming salamat naman. At least na-bless. And thank you sa pag-promote talaga. Thank you sa lahat ng mga ginawa mo ng mga efforts para, yeah, imagine we raise around, maan, ito ang na-raise natin. We raise around 109,000. Sakay ng galit tong pera na to. Do you believe na in every oppression, there is an opportunity? Ano mga opportunities ang nahanap mo ngayong may COVID or naka-lockdown or nasa bahay lang? What are the opportunities kaya? Or imagine, Maana, there are some na walang nawalan ng livelihood, na nasa bahay lang sila. Ano kaya yung magandang gawin nila ngayon? Example, pagkakitaan. Or ano kaya mga pwede mong advice? Kasi diyan sa team na nagagawa ninyo, baka may something na pwede kang i-share. Oh yeah, sure. Like for example, napag-usapan namin to sa isang live session namin in my my Facebook page, yung Marian Marabi page. No? Three business ideas during lockdown. Kung ano yung pwede mong simulan and probably pag-isipan para kung hindi man ngayong lockdown, at least after the lockdown, makapag-move on ka, kumbaga. So first is skill-based business, no? Kasi yung mga skills natin na natural na meron tayo, pwede natin yung pagkakitaan through online kasi hindi nga naman tayo pwede pumunta sa mga bahay-bahay. Pero you can do it online. For example, you're good at, sabihin na natin TikTok. You're good at video editing at TikTok, di ba? Ang daming nagtatanong yan sa TikTok yung mga effects na hindi nila magawa. So why not teach them how to do it, di ba? So skill-based and skill yun, di ba? And then another one is food-based kasi ang food is a necessity and sa ngayon, yun lang yung allowed na umikot kung saan-saan, kumbaga kung papadeliver ka and all. So take advantage kung marunong ka magluto ng something unique, something special, something na talagang papatok, no? Na gustong-gusto ng family mo. So you can start selling that out and have someone help you. So kailangan ng delivery. So baka may kakilala kang nagde-deliver or nagmay motor para mag-deliver ng food para sa'yo, diba? Nakatulong ka pa, diba? So dalawa pa kayong kumita. And then, another one would be, halata ka lang, nawala tuloy yung isa. Sa kapupulutin yung isa. Skill, food, and... Hala. Ah, yun, internet-based business. Nag-hang ako doon for a moment. So, it's alright. Yes, the internet-based business naman is all everything online. Sorry, yung mga tuta ko maingay. So, yung internet-based business is something that you can do na very, kumbaga, wala ka ng option na hindi gawin kasi nakakapag-Facebook ka nga, nakakapag-TikTok ka nga eh. So there are a lot of businesses na pwede mong gawin na internet-based lang. It's either kung wala kang pampuhunan, the best thing you can actually do is to start building your own name, your own brand. Kasi once you build your brand, opportunities just come in. So, diba? So kapag binuild mo yung brand mo, you are growing. Babies, be quiet. It's alright. When you have that growth mindset, mas maraming opportunities na dumadating, nag-o-open yung doors mo to opportunities. So you have to build your name and your brand. Kung wala ka pang naiisip na negosyo or kung hindi mo pa alam kung ano talagang tatahakin mo, no? So ayun. So those are the three. I love it. Yes. And internet-based. Internet-based, tatlo yun. Pwedeng-pwede, oo nga. Pinakamaganda yung pangalawa siguro. Marami. Yes, we all love that. Actually, nagpo-post lang sila naman kung ano ng mga pagkain na pwede nilang ibenta, tinapa, manga, ganyan. Pero in medyo okay. So, yes. Here's what I believe. Marami tayong mga bagay na hindi kaya makontrol.
Yeah, that's like right. The economy, yeah. Like we cannot control yung sickness na dumating na yan. Wala tayong kinalaman sa pandemic. It's out of our hands kung darating man siya. But then there is something that we can control. Our mindset, our strategies, the things that we can do. And sobrang powerful nun maan na despite this oppression, despite this pandemic, marami pa rin mga tayong nagagawang magagandang bagay. And I think that's one thing that we want to share to our listeners or to whoever is watching now na alam nyo, ang success sa buhay ng isang tao, karami ng mga successful, I mean, ng mga tao, lahat ng mga yan may mga worst na pinagdaanan. So success in life, hindi siya laging madali, hindi siya smooth sailing na parang natulog ka lang kinabukasan, okay na meron ka na lahat. But yes, then I think it's part of our journey, anyone's journey towards success, may mga ganito. Baka ito na ang isa sa mga pinaka-challenging times talaga ng history natin, di ba? Itong pandemic right. na ito. And it's okay. very powerful for us to take advantage na pag may oppression, mag-take tayo ng, kukuha tayo ng opportunity. Ang perfect naman. So, and also, if I may add, no, yung best na opportunity na makukuha, na pwede mong kunin or pwede mong i-grab is something that of service to other to other people. No, yeah. Kasi I believe that if you are to do or give service to other people, kahit anong form yan, yung pagtuturo nga lang online is a form of service already. Yeah. And as long as it comes from your heart, hindi yan something na, kumbaga, it will flourish actually. So yun yung mga bagay na magpo-flourish kapag it's coming from your heart, if you're doing it out of passion. So of service, laging tandaan, di ba nga yung mga nananamantala pa ng mga tinataasan pa yung ano yung mga presyo ng mga goods, yung mga alcohol and all. So after ilang weeks, huli ka, 'di ba? So wala ka naman na itulong, wala ka nang naitulong, napahama ka pa. So kumbaga, kung magbibigay ka na lang din ng service of kumbaga selling those items, do it in the right way. Do it in the right with the right heart na purpose mo na pagtulong talaga, hindi yung dadagdagan mo pa, lalamangin mo pa, 'di ba? So ayun. Perfect. And one of the virtues, or I don't know if I consider this as virtue, pero pinaka-favorite ko na concept, it's all about giving, serving. Yes. Kasi gustong-gusto ko yan, yung parang before, kahit sa kahit anong business, you start with giving muna, providing value. Yes, that's right. Kasi kung saan yung mga iba parang, I'm doing this because I want to earn money. Yes. Iba kasi yung perspective na I'm doing it because I want to serve, because money will follow. Di ba? Yes, iba yung perspective yun, pero pag puro pera ang nasa isip mo, yun ang medyo nakakatakot. Kasi nga, dahil doon ka lang nakafocus, what if hindi nag-flourish, hindi bumalik yung pera, di malungkot ka. Pero if you are doing it out of your passion na sinasabi mo, out of love, natural talaga na pagmamahal yan, then whatever is the outcome, you will be happy. Kasi alam mo, naniniwala ko na ang happiness ng tao, hindi sa kung saan ang naabot niya. I believe that happiness should be experienced every single day while you are walking towards that dream. Kasi that's minsan parang narating mo na siya, no? Tapos ito na ba yun? Parang, di ba? Mga tao kasi, I will be happy when I reach this certain amount or of income. I will be happy pag natapos. Hindi eh. For me, along the way, while you are building, while you are serving, be happy para marami kang. Celebrate mo talaga. Uy, may nag-comment si Ate Mel, napakaganda, oh. Ang gagaling ng mga guests mo. Nakunawaan, syempre. Ang mga guests ko ngayon, mga entrepreneur mga yan, and ito, gusto ko lang, I'm so proud, I'm so happy na nakakatulong tayo. Yes. Na nakakapagbigay tayo. But one thing that I wanna instill to a lot of people is this, sana ikaw yung maging source ng pagtulong. Sana hindi kayo yung laging nakaka-receive. Di ba? Parang, masaya tayo, nakakatulong tayo, pero mas masaya kung maraming Pilipino ang mayaman na. Di ba? Long term. Kasi para sa akin, parang short term yung pagtulong natin. We'll give food, survival, and all. Pero, what if one day, we will produce yung mga buhay, tataas ang level ng mga, dadami ang mga negosyante, dadami ang may magandang buhay sa Pilipinas, I think that would be better. Yan ang mas dream ko eh. Di ba? Na para mas marami sa atin ang umayos at gumanda ang mga buhay natin. Uy, mag-shoutout muna tayo. Ito, mag-shoutout tayo. Sino ba?
Oh, hello to Lael, to Flor, to April. Kita mo yung mga comment to, yes, oo. Hi, Lael, Valerie, Flor, April, maraming salamat. And Sai Manrique, wow. Yes, ang dami na kami mga fans ni Mentor. Naghakot ako, syempre. Oh. And Ate Mel, maraming salamat. Ate Mel from the Sultanate of Oman. Yes, thank you so much. Oh, syempre. Yes, marami sila sa Oman, ang dami nila dyan. Mm-hmm. And even Ate Maricel. So, yeah. Ito, ipapasa ko ulit sa Ate Maricel. We'll see kung kaya. Ate Maricel, are you ready? Kaya ba? Hindi ata kaya. Yes, I ayan, perfect. Hi! Hi, Ate Maricel. Hi, Oman. So, mag-discuss ako ng mga final message ko and kukuhanin ko kayo ng opinion after to explain yung isang content. Okay lang ba? Para marami makuha yung mga audience, mga nanonood sa atin ngayon. This is regarding the project, Lockdown to Look Up Project. Yung ginawa natin na nagsimula tayo sa 300 pesos, 400, 500, naging 1,000. And now, we accumulated 109,000 pesos at nakapagbigay tayo ng tulong dun sa mga nangangailangan. First thought that I wanna share, not all of us can do great things, but all of us can do small things with great love. Minsan, marami nagsabi sa akin, nag-reply, because I'm updating everyone else. Minemessage ko sila isa-isa lahat ng nag-purchase. Maraming salamat sa tulong ninyo. And you know what they always tell me? Naku, 300 lang yun. Naku, maliit nga lang yung naibigay ko. And I always butt in, sinasabi ko sa kanila, pag ginawa mo isang bagay, kahit maliit lang, pero punong-puno ng pagmamahal, that's something. Hindi natin kayang maging Angel Locsin sa ngayon. Hindi natin kayang magbigay ng 2 million, 1 million, 5 million. Pero yung 300, yung 500, yung 1,000, sa tingin mo maliit na bagay lang yun. But I think if we do it with great love, then it will be amazing. Ang isipin natin ba lagi pag gusto nating tumulong, it's not the amount or the gravity, the weight of what we can help, but the intent. Yung intention mo na tumulong, malaking-malaking bagay na yon. So ngayon, yung quote na yan from Mother Teresa, na-a-apply yan sa buhay natin. Not all of us right now at this present moment can do big, great things. Kasi minsan, mga simpleng mamamayan lang tayo. Di ba? May mga bills din tayong binabayaran. Kami, nagsisimula pa lang sa buhay ng how to become successful in life. But then, if we are doing many things, kahit malit lang na bagay sa tingin ng mga ibang tao, but if we put our heart into it, then sobra-sobra na yun. Yes. According to beauty tayo, sino mauuna? Naku, it's a tie. Si Ate Maricel na lang since siya yung nauna kanina. Ate Maricel, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ano, doon naman talaga tayo mag-uumpisa sa maliit eh. Kasi baby steps yan. Hindi ka mapupunta sa malaking bagay kung hindi mo masisimulan sa maliit na bagay. Start from small things and it will be a big thing, big blessing. So yung pagtulong mo hindi pinapangalhulugan na dapat kailangan kang magbigay ng malaki. Kung ano yung nasa bukal sa puso mo, mas maganda at mas magandang grasya na natatanggap yung galing sa puso, yung bukal sa puso. Tsaka lalo sa mga tao na bukal sa kalooban na niyo yung pagbigay, mas lalong nabibless yung nabibigyan. Perfect. And worth it yung blessing na yun na mapupunta sa kanila. Yes. Wow, thank you so much for that. Yes, agreed. How about you, Maan? Ayan, pinag-isipan ko to, Miss Universe answer. Hindi, kasi I remember the saying na you don't have to be great to start, you just have to start to be great. Kasi yung iniisip natin minsan, parang hindi naman tayo makapagbigay ng significant amount para makatulong kasi feeling natin ang liit-liit, anong mabibigay nun, di ba? Parang magkano lang ba yun? Hindi naman talaga siya ganun kalaki ng bagay. Baka nga hindi makabuo pa ng isang buong basket, food basket para sa isang family. Pero we just have to start to give whatever the amount is. Kasi sabi nga ni Ate Maricel, what, maliit man yan, pag pinagsama-sama kasi, lalaki siya. So as you realize na, at saka hindi importante
whatever the amount is, ang tinitingnan naman talaga dyan is kung ano yung intent mo, yung nasa puso mo. Kasi hindi naman tumitingin si Lord sa palakihan ng binigay. So, ang tinitingnan kasi niya is kung willing ka ba. Willing ka ba to help, kumbaga, to extend a hand para sa mga nangailangan. And though may mga hates na parang yung mga poorest of the poor lang na bibigyan, yung mga middle class wala, di ba? Pero kumbaga, remove the hate. Ang importante, ikaw nakapagbigay ka. So kahit na sabihin natin na oo, hindi nabigyan yung middle class ng tulong, no? Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na gusto mong magbigay, why not? Diba? Kahit magkano yan. Ayun, so that's it for me. Perfect. I love it. Thank you so much. Sana lalong na-bless yung mga nanonood ngayon because hindi tayo matatapos sa pagtulong. I think it's just the beginning. I-stop man natin yung lockdown sa Luka Project. But in the near future, I believe na marami pa tayong gagawin. Alam ko marami pang mangangailangan, hindi matatapos yung nangangailangan. And I hope na yung mga nanonood ngayon, nakarinig nung sinabi ninyo, Ate Maricel and Maan, I hope that they will be inspired as well to give. And dagdag ko lang, sabi nga, like, the main solution to the shortage is sharing. Yun, idagdag ko lang yan. It's about sharing. Yeah. Ang daming ang, nakaka-proud na ang daming lumabas na mga charity or mga philanthropist na talagang willing to give at nakaka-inspire sila. Whenever someone posted in their social media account or Facebook na may nagluto sila ng food for sa isang barangay or nagpakain sa ganito, alam mo yung puso ko, wala akong maramdaman na kahit konting negative, kundi ang saya-saya ko. Kaysa pag na nakikita ko mga post na mga away, bangayan, gulo, alam mo yon. Pero pag may nag-post na nagbigay ng gulay, yung isa parang, di ba, may tanim sila mga gulay, tapos nag-distribute, nakaka-proud, nakakatuwa yon. Kaya I doubt doon sa mga nambabash, doon sa mga nagpo-post na tumulong daw sila, tapos pinopost sa Facebook, binabash sila. Yung pa talaga yung mararamdaman ninyo, tumulong na ngayong tao, why not just celebrate? Kasi may choice naman sila whether they post or not, yung magpo-post man sila. Baka, kasi ang naging problema na doon, how you will take it. Kung may nag-post at nakita ko, alam mo kung anong mararamdaman ko, nai-inspire ako lalo. Sana one day, I can also do the same. Sana one day, mas dumami pa pera para makatulong pa ako. So, shout out to everyone na nagbigay ng tulong. Hindi lang sa project na ito, kundi ang dami nagbigay ng tulong sa mga frontliners, nagbigay ng tulong sa mga nasa checkpoint, di ba, mga nagpakain doon, nagdala ng mga food packs, tumulong sa mga daily wage earners, lahat ng mga Pilipino nagsama-sama, even sa abroad, ang dami nagtutulungan dyan, sana dumami pa kayo. As in, sana ma-bless pa kayo lalo para mas marami kayong matulungan. Last point before we end, wow, akala mo naman mabilis mag-end. Last point that I wanna add is this, the ultimate purpose of wealth is to love others. And this principle, galing to kay Brother Bo Sanchez, I really instilled it inside my heart. Kaya magugulat kayo pag sinasabi ko, oh, I want to be a billionaire. I want to have these big businesses. And siguro tingin ng mga tao, napaka-taas ng pangarap nito. And I always tell them, I want to become very rich because I want to help. Hindi yung gusto kong yumaman para I will travel around the world and spend on luxurious, alam mo yun, hindi eh. Gusto kong yumaman kasi gusto kong maraming tumulong. And sometimes, dito sa Pilipinas, marami kasi ang tingin nila pag marami kang pera, parang masama na. But my prayer is one day sana maraming mayayaman na mabubuti ang loob. I hope one day maraming mga billionaires and millionaires who are willing to extend their help na hindi madamot, na talagang mabuti ang kanilang mga kalooban. Especially, sabi na lang natin, like Christian na mga billionaires. People who really, you know, praise God and may Panginoon talaga sa buhay. Pag silang yumaman, alam ko maraming silang matutulungan. Again, the ultimate purpose of wealth is to love others. Kung yun ang perspective natin, ay nako, ayokong isipin na may darating na pandemic or malaking problema na naman ang Pilipinas, pero pag may dumating na ganun, nakaka-proud siguro pag ang i-raise na natin naman, or we raise 1 million, we raise 2 million, mga ganun na in the near future, just because we build our businesses, just because yumaman na tayo. Kayong dalawa, I really admire you because you're entrepreneurs. At alam ko ang patutunguhan ng mga pinaggagawa ninyo. If you will not stop,
with disappointments, with failures. Lahat tayo, pati ako na lang, sa mga negosyong tinatayo ko, if we will not stop, I know one day we will reach yung mga pangarap natin. And one day, mas mamamagnify yung pagtulong natin pag sinimulan natin sa mga sarili natin. So everyone who is watching now, payamanin yung mga sarili nyo. Of course, there are different kinds, types of wealth, relationship, health. Pero yung sa pera, try nyo, improve nyo ang sarili nyo, mag-ipon kayo, magnegosyo kayo, ano yun, palaki nyo yung income ninyo, mag-save kayo so that one day, hindi kayo ang receiver, kundi kayo yung giver, kayo yung magbibigay. Right. Anything that you wanna share, ulahin natin ulit si Ate Maricel. The ultimate purpose of wealth ako is to love. Yes, according to beauty. Ang gusto kong i-share, ito yung pinaka gusto kong i-share na talaga because I'm learning a lot from previous webinars, sa mga seminars. Ito yung napaka magandang opportunity na naibigay ng pandemic na to. Sobra. As in, talagang parang mas naging busy pa ako kesa nung dati na nakakalabas. So isang gusto kong i-share, let's start from now on, yung mag-save na tayo. Huwag na nating antayin na bukas pa, yung procrastination ba na gawain. Huwag na nating gawin yon. Ngayon, kung hindi tayo handa ngayon na nangyari ang pandemic na ito, ang daming kulang sa atin, ang daming reklamo kasi wala tayong ipon, wala tayong pambili ng ganito, hindi enough ang savings para magbayan ng loans natin, kung ano man mga loans yan. Umpisahan natin, mag-ipon tayo, let's invest, magnegosyo tayo, mag-enroll tayo, i-enroll natin ulit yung sarili natin to learn sa mga bagay-bagay na dapat magiging productive, I should say. So, perfect. Ayan, mag-ipon. Kasi kung may darating ulit, hindi naman natin inihiling na meron pa. True. Hindi natin alam kung ano yung kadulutan na kagustuhan ng Panginoon. Then, prepared na sana tayo at this time, yes, sa susunod. Na yeah, sana, yeah. Wala na. Pero dapat, for the better, we are well prepared. Yes. Yes. Yun. Before ko ipasok si Maan, idagdag ko lang. Yung kay Ate Maricel is, I really, I'm a fan of emergency fund. And lahat tinuturo ko sa kanila yan. And siguro sana after this COVID, pag natapos ito, sana yun ang isa sa mga uunahin natin, makapag-build tayo ng emergency fund para kahit ilang buwan, just in case may problema, alam mo yun, just in case lang, may magagamit pa rin tayo. Ngayon nga, wala pang 1 month yan ha, or 1 month pa lang, wala pang 1.5, pero wala na, ubos na, asaan na punta ang inaasahan, halos lahat siguro ang inaasahan yung sahod. Nakakalungkot lang. Yeah. What if hindi na dumating? So sana makapag-build tayo ng emergency fund. Ngayon, ipapasok ko na si Maan. The ultimate purpose of wealth is to love others. Isa sa mga may pinakamalaking puso din. Anything that you want to share? Ayun. Sabi mo nga, yung kumbaga, the wealth will come from the love for others. Kasi nga, it's about giving service. Sabi nga, if you build others, other people's lives or other people's wealth, it becomes yours. Kumbaga, dun din ma-rebuild yung wealth mo. Kasi it's through service that you gain more. It's through giving that you gain more. Kasi, ano yun eh. Kumbaga, business kasi is about helping others solve their problems or their needs. So, kapag na-solusyonan mo yung problema nila, yung needs nila, according to the right purpose, of course, yung right heart mo to help, it follows, it will follow. So, hindi mo po problemahin na mag-worry ka kung bibilhin ba nila to o hindi, pero kung nakita nila yung purpose mo and yung heart mo, why you're doing the business, pabalik na lang ng pabalik yun sa'yo. Parang ano lang din, kapag ka nag, at saka even if you're an employee, for example, and hindi ka naman, syempre, yung sahod mo naman is fixed. So, paano ka magiging wealthy, no? Yung wealthy naman kasi doesn't really, the money will follow if nandun din yung heart mo to improve yourself further through advancing your career. No, opportunities will follow kapag your heart is on the right track. And one more thing na natutunan ko with this lockdown is that
you only rely to yourselves during this pandemic times. Isipin mo, yung mga mag-isa lang sa bahay, sila lang talaga literal ang aasahan nila. Wala silang ibang kasama. Yung mga pamilya nasa ibang bansa or nasa mga probinsya, ikaw lang yung nandiyan sa bahay mo. So wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. So what are you gonna do? Ano yung mga dapat mo nare-realize by now? By now, dapat alam mo yung finances, number one, of course. And then number two, yung health mo. Yung health mo na dapat you're healthy enough para hindi ka maka-acquire ng virus na to. And at the same time, you're keeping yourself healthy through working out, diba? Right food, diba? So isa rin yun. And then another thing is that as you experience this COVID, you should by now improve something on your skills or personally, kung ano yung pwede mong i-improve pa. Kung hindi ka man, kung work from home ka, improve your communication skills, maybe learn some through trainings online. Kung isa ka naman ng negosyante na nawalan trabaho, you should look for alternatives. You should look for ways kung paano mag-survive yung negosyo mo. Kasi entrepreneur ka, magaling ka mag-isip ng mga diskarte. So kung nade-depress ka dahil COVID ngayon, don't be. Look for avenues kung saan mo pwedeng isingit yung negosyo mo, kung saan ka pwedeng mag-negosyo pa, or kung pwedeng i-tweak yung negosyo mo para mag-work yung service na binibigay mo sa tao. Anyway, the reason why you're doing business is you're serving people. So, i-tweak mo lang yun and all will follow then. Ayun. Perfect. Oh, magsalita. Pero, pakabuti tayo na 12 hours. Hindi, okay lang. Kahit ilang oras to. Walang problema to para may record tayo. No, hindi. Ganun ko lang. Gusto ko lang talagang gawin ito, i-record. And I want to go back. Later, papanoorin ko talaga to kasi ang dami-dami yung dalawang na ibibigay sa atin ng mga insights. And second to the last na gagawin natin is yung biggest takeaway na lang. Short and biggest takeaway dito sa pinag-usapan natin ngayon. Siguro, sa akin is yung kaninang kay Maan. I love kay Maan yung mga pwedeng pagkakitaan ngayon. Ang dami nanonood ngayon, yung skill-based, yung food-based, saka yung internet-based na mga businesses, pwedeng-pwede yun. Kaya Ate Maricel is yung puso niya to help. Yung gusto ko sa kanya yung faith, yung waymaker, yung miracle worker na mga yon, na mga ideas. So, sa mga nanonood ngayon, yun pa ang biggest takeaway ko. Apart dun sa sinabi ko kanina na the ultimate purpose of wealth is to love others, and of course, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Sana nakuha ninyo yon. Anything, any takeaway lang, Ate Maricel? Can you hear me? No, parang wala. Maan muna. Siguro isa na lang, last na lang. Yeah, it's alright. Ito na lang, wag nating tanggalin yung ako muna, Maan. Yeah, ikaw muna, Ate Maricel. Okay. This time mas kung may faith tayo kay God, mas increase pa natin yung faith natin kay God kasi siya lang talaga yung tanging makakatulong sa atin above all everything. May mga tao man na nakakatulong sa atin financially, sarili goods ngayon, but then lahat ng ito sa kanya lahat galing. So let's give back all the praises to Him. Let's give back all the things that He has given to us. And we have to share. I-share natin. Kasi dyan mag-uumpisa yung sinasabing love. If you are sharing. Yes, perfect. Yan. Thank you. That's amazing. Hi, Maan. Yan na. Yes. It's your time to shine. Maigli na lang. yung takeaway ko lang with this COVID, basically hindi pa tayo tapos, pero what I so far my takeaway is that yung faith din talaga, faith with God and faith with yourself, kasi if you are the one na it's either family member or ikaw yung natapuan ng sakit, ikaw probably yung nawalan ng trabaho and don't know if you'll have another job or will have a job after pandemic. Kung ikaw man is yung estudyante na hindi naka-graduate ng maayos sa school, no, you have the option of choosing what path you'll take. Yung faith mo ba kay Lord is naniniwala ka ba na alam niya yung gagawin niya for you after the pandemic?
At the same time, do you have faith in yourself na kakayanin mo tong pandemic na to and yung crisis na nararanasan mo? So, it's all about the faith lang talaga for this. So, ano yun? Dalhin niyo hanggang matapos yung pandemic. Perfect. Yes, thank you so much for that, Maan. Ayun, alam ko maraming nai-inspire ngayon ng mga kasama natin. But then, I wanna say, ito lang, ano ba, mag-hi lang ako saglit, magpasalamat na ako. Ito si Ate Mel, kaibigan ko yun sa Oman. Sobrang blessed ako nung nakilala kita, Jonas, nung time na down kami ng asawa dito sa Oman. Wow, may mga ganun pala. Actually, sila tumulong sa akin, pinapakain nila ako lagi ng mga yan. And sana ma-meet ko two guests mo dito pa naman kami sa Oman. Ate Mel, si Maan, nakabase siya sa Pilipinas. Si Ate Maricel, sa Salalah siya nakabase. Sai Manrique, tama, improve knowledge and skills. Take advantage. Sai, ang dami-dami pong pwedeng basahin ng mga books ngayon, mga free courses, or mga inspirational videos sa YouTube. Take time. Yes. Baka may ma-develop ka mga bagong skills ngayon. Ito, yes, nakakatuwa. Sai is part of my team. So, wow. Yes, isa siya sa mga productive din talaga ngayong COVID. Proud of you, Sai. Patuloy mo yan. We are rooting for you. Thank you. Yes. And also, at Mami Joanne Hernandez, nag-deliver ako. Food-based ang ginawa niya. Yes, nag-bake siya ngayon. Nag-bake talaga siya para makapag-deliver din. At least kahit pa paano may gawin din habang teacher kasi siya sa Myanmar. Ayan, hi sa lahat ng mga taga-Myanmar, kay Mami Jo. And pagpatuloy mo yan, yung pagdi-deliver na yan, we are praying for you. Sana mas maging matagumpay pa. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta dito sa project na ito. Ulitin ko, we raised 109,207 pesos and marami na puntahan. And minsan, pag natutulog ako, like, ano ba, nananaginip lang ba ako? First time ko ginawang magkaroon ng project. Ang sarap pala sa pakiramdam. Kahit pagkamalang kanilang politician na sabi ni kumakalat na tatakbo na daw akong kagawad. Lord! Diba? Pero sobrang thank you. Gusto ko magpasalamat sa team na nag-start kami noon. Kay Abby, kay Sir Emiel, kay si Zarina, siya yung sa God's Gift, siya yung pinaka-head talaga sa God's Gift Kawayan. Ati Maricel, salamat. Si Melinda, nag-edit ng book ko. Si Richelle, tumulong sa start nito, sa promotion. Eleanor, si Inday Salalah. Si Trixie, Rica Blanca. Alam mo naman si Trixie, grabbing support sa ganun, sa landing page. And marami siyang mga suggestion na sobrang powerful talaga. And we love it, deeply appreciated. Sa lahat ng mga tumulong after namin ma-launch, tumaan, thank you so much. Si Tita Angie Stojic, ang ating The Power of Giving from Canada, sa lahat ng tulong na ibinigay niya. I also wanna say thank you to Nurse Archie. Nurse Archie na tumulong sa atin, di ba, na-interview pa natin para ma-promote natin yung book. Maraming salamat sa'yo. Kay Shelo, maraming salamat. Kay Ate Marisa sa Oman, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga tulong ninyo. Anyway, before we pray, Maan, anyone, any particular people that you wanna thank? Oh, yes. I want to thank you, Jonas, for being a huge inspiration talaga this COVID season. And a really huge turnaround with my life, I guess. And I promise to finish our project as soon as possible. I'm excited for that too. And also, thank you for my team for always being there and joining me in my craziness and my crazy times. Kay Sai, kay Jamie, kay Flor, kay April, kay Lael, no, to everyone under my team and to my parents as well. Hope you are all well and good there in US kasi hindi pa sila kasama. So, ayun. And also, if I can take the chance to promote my page. Please do. Oh, okay lang yan. Mamaya pa, gaganon ko yan. Page time. Yes, thank you. It's Marianne Marave. Yung name ko po, M-A-R-I-A-N-N-E. Marave with a victory E. And the book. Oh, yes, the book. The book is coming soon. Yes, very excited. We support my upcoming book launch with Jonas, of course, as my mentor. And for my businesses naman po, you can actually go to my page and we can talk about it. But we basically are looking for entrepreneurs or
employees, young adults na gustong mag-venture out into entrepreneurship. And we don't offer you the business na, kumbaga yung ito na, ito yung negosyo. We help you to grow personally and to improve yourself para makita mo rin kung ano yung perfect fit para sa'yo. So, ayun. So, message me on my page for more information. Thank you, Jonah. Perfect. Thank you. Now, thank you, Maan. And how about Ate Maricel? Any particular person or people na lang, group of people that you wanna thank? Ano ba yan? Nabubulol ako. Gusto kong pasalamatan, tumulong sa'yo, sa atin lahat dito. And you can promote also your page and your book. Wow! Book! Ayun. Wala pa. Ano, first of all, I wanna thank God kasi siya yung talagang creator, siya ang moderator nito. Nag-lead sa mga tao, especially to you, Brother Jonas, as being my mentor, my teacher, ayan. And sa team ko dito sa Oman, sila yung tumulong din sa akin para makapag-decom din ng pera. And thank you sa opportunity talaga. Even hindi ko pa nami-meet ang team dyan sa Pilipinas, the team that you brought, Brother Jonas, napakalaking blessing niyo on para mabuo ang isang project na ito. Yun, yes. Salamat. And promoting my page, I have two pages. So, FB page ko, Phil and Vest Salala, and I for Entrepreneurs. Because I'm doing network marketing and I'm in real estate. Perfect. And yun, upcoming book. Yes. Yun. Next na promotion na lang po yun. So, salamat. Yes. So, kung na kayong alis, ha, meron pa ito. I wanna say, shout out to Ate Teresa Binghai. You can also purchase her book, Calming Down from the Lockdown. Isa yan sa mga 100% din ng proceed niya sa book. Meron na silang mga na-raise din na funds at saka mga kinds, goods. Tama ba yun? Nakapag-raise, I think may 50,000 pesos na worth ng goods na idodonate nila. So, we're so proud of you, Ate Tere. Maraming salamat. And, sana ganun, magpatuloy tayo sa mga ginagawa natin. And of course, may gustong excited for the book launch. excited na. Oh my, so before we go, mag-pray lang tayo. Mag-pray lang tayo, short prayer lang. So, yun, can I request everyone to just, wait lang, tanggalin ko lang yan. Ayan, just close your eyes and feel the presence of the Lord. We'll be praying. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our dear and ever-loving God, we glorify you, we praise your name. We thank you, Lord God, for today that we are encountering you, we are experiencing you. Lord, we just want to lift you higher and higher. We believe in you. You're the Lord of lords, you're the King of kings. And we thank you, Lord God, for the gift that you have given us. The mere fact that we are alive, still breathing, is your biggest gift ever today. Thank you for the gift of good health. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of family. Thank you for the gift of friendship, Panginoon. And right now, Lord God, we just want to thank you as well to the 104 people who supported us in this endeavor. Na nakapag-raise kami ng ganitong amount, Panginoon. We thank you, Lord God, for sending blessings upon blessings. Naging channel po ng blessings ninyo, Lord, sa pag-deliver ng mga donations, pagdala ng mga donations, Lord God. I want to lift to you, Lord, the team that we have, our God's, the Power of Giving from Canada and God's Gift Kawayan. Thank you, Lord God, for sending them to us. And Lord God, we just want to thank you also for the blessing of Ate Maricel and Maan. Continue to manifest in their lives. And to everyone who's watching now, Panginoon, bless them in the different areas of their lives. Bless their health. Bless their finances. Bless their relationship. Bless their career and whatever endeavors that they are pursuing, Lord God. And I want to send the Holy Spirit, Lord God, touch them and allow them to surrender everything to you, especially what's going on for today. And we just want to lift to you, Lord. Lastly, the pandemic, the COVID-19 crisis, Panginoon, we believe that you have the final say and you know what's going on and we trust you, Lord God. We pray for healing. We pray that the spread will stop very soon. We just want to let you know, Lord, that we love you despite of our weaknesses. You still love us. And all these things we ask through the most powerful name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. And Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayun, maraming salamat po. Umabot tayo ng isang oras. And thank you to everyone. Pagpalain pa kayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye!
Thank you. Thank you, everyone. God bless everyone. God bless you.